Hello everyone. So ayun na nga, sinipag na naman akong magluto ngayon at napakasarap naman talaga ng niluto ko. Ito yung chicken with cashew nuts. Kita niyo naman sa itsura, 'di ba? Napakasarap. Kaya tara na, samahan niyo akong magluto nito. Para medyo maiba naman at maging special yung hapunan natin. Kahit simpleng araw lang, kayang-kaya natin gawin 'to. Let's go. Siyempre, unang-una yung mga ingredients natin ay chicken breast. So, nilagyan ko na ng salt and pepper itong chicken breast na to. Mga sahog, kamatis, sibuyas na puti, bawang, bell pepper, toyo, suka, onion leaves, sugar, and also yung cashew nuts natin. Let's go! Prepare na natin itong mga ingredients natin. So, unahin natin yung garlic. Kahit mga 4 na cloves lang ng garlic. Pwede sa'yo kung gusto mong madami, edi damihan mo, ubusin mo isang buong garlic. Sobrang dami naman nun. Oops, hindi ko talaga napansin na nalaglag pala. Wait lang, tatapon ko lang tong basura. Pulutin kita mamaya. Diyan ka lang ha. Alright, next is yung onion. Balatan na natin yung onion and slice na din natin. Yung garlic mamaya na. Feel ko lang unahin yung onion slice. At ayun na nga, napansin ko din na naglag din yung isang garlic. Kaya yung pinulot ko na. So, mince lang natin yung garlic. And then, next is yung bell pepper. So, yan. Pinili ko talaga yung red at green para mas makulay yung pagkain natin. Mas makulay yung dish. Maganda kasi tingnan eh. Ayan. So, tanggalin lang natin yung mga buto and hiwain natin. Huwag nating i-mince to. So, hiwain lang natin ng pa-square. So, ang ganda nga talaga ng pagkakahiwa ko. May rectangle, may square, at yung, syempre, dulo ng bell pepper. Maging triangle yung hiwa ko. Hindi naman natin talaga mababago yan. Ganyan na talaga siya. Sunod na natin yung onion leaves natin. Huwag na kayong magtaka kung bakit sobrang dami yung onion leaves ko. Gusto ko lang talaga madaming onion leaves. Para social din na char. Hindi, depende sa inyo kung gano'ng kadami ang gusto nyong ilagay. Kahit konti lang, pwede na yun kung ayaw nyo ng madami ng onion leaves. Kasi syempre, matapang yung amoy ng onion leaves, diba? So, it's up to you. Now, next is the kamatis. So, napakasarap na kamatis. Tanggalan natin ng buto yung kamatis para masaya. Wala lang, para masaya lang. So, ayan natin, tinanggal ko na yung buto at hiwain natin ng kagaya ng sa bell pepper. So, ayan, slice lang natin to in half, ayan. Huwag masyadong maliit, huwag nating i-dice yung kamatis kasi mas maganda yung makikita siya. Ito na nga ang nagpapasosyal sa pagkain natin na binili ko lang naman sa grocery store. Ayan, yung cashew nuts. Okay, so oras na para hiwain natin itong chicken breast natin. Again guys, itong chicken breast, pagkabili ng pagkabili ko, hinugasan ko na siya at nilagyan ko ng salt and pepper. And binalik ko lang siya sa lagayan niya para masaya, para hindi aksaya sa lagayan. At saka hindi din nakakonsume ng space sa ref. So ayan, hiwain natin ito ng maliliit. Halos kasing laki din ng mga sahog natin, ganyan. Ayan. Ikaw, kung gusto mo ng manipis at maliliit masyado, it's up to you. It's your preference. Ako, ganito lang kalaki yung chicken or ganito lang kalaki yung slices na gusto ko. Bite size. Ayan. Oo na. Ito na, binibilisan ko na nga yung paghiwa kasi alam ko nagmamadali ka ng magluto. Huwag mo nang escape. Ito na, pina-fast-forward ko na. Mabilis lang to. Diba? Sabi ko sa'yo, mabilis na ako maghiwa. Tapos na ako maghiwa. Alin ko lang dito sa lagayan na to para lagyan na natin ng cornstarch. So, about 1 cup of cornstarch lang. So, itong chicken ko pala, nasa 1 kilo to. So, ayan. Iko-coat lang natin ng cornstarch yung chicken para pagprito natin maging crispy siya. Pwede ka din naman gumamit ng flour kung wala kang available na cornstarch. Ang gusto ko lang dito is kapag nilagay na natin yung sauce natin, magiging malapot na siya, diba? Kasi madalas sa ginagamit nating pampalapot ay yung cornstarch. Okay, ready na to. Let's go. Magprito na tayo. Ayan, nakasalang na yung kala natin and ilagay na natin yung
isang boteng mantika para medyo lubog naman yung pagprito natin sa chicken natin na tinot. So, mahina lang yung apoy ko dito kasi kailangan ko pang gumawa ng sauce. Pero kung nagmamadali ka, pwede mo namang lakasan yung apoy. Pero siguraduhin mo lang na halu-haluin mo siya para hindi siya masunog agad. After mga 3 minutes, ayan, hinalo ko na siya kasi baka masunog yung kabilang side. At yung kabilang side hindi pa masyadong natatamaan ng oil. So, hinalo ko para ma-ano din ng oil. So, hinayaan ko muna siyang mag-brown. Tapos, saka ko siya haluin ulit para yung sa kabilang side naman ang mag-brown. So, ayan. And hanggang sa mag-brown na lahat ng side ng chicken, tsaka natin siya haunin. Habang pinipito pa natin yung chicken, ay prepare ko na yung sauce. Gumamit ako ng 1/3 cup nitong soy sauce. Tapos, half nito yung vinegar. Ayan. Tapos, lagyan natin ng 2 tablespoon of oyster sauce. Ayan. 1, 2. Tapos, syempre, para mas matamis, lagyan natin ng 2 tablespoon of sugar. Ayan. Pero kung gusto nyo mas matamis pa, lagyan nyo pa ng additional na sugar. It's up to you. Ayan, saktong-sakto, nag-brown na yung chicken natin. Ito pa lang yung first batch. Madami yun, 1 kilo yun. So, haunin natin to para maprito na natin the rest ng chicken na kinote natin ng cornstarch. Alam nyo, nung una kong natikman tong chicken cashew nuts, ay nasarapan talaga ako. So, dun ko siya natikman sa Thailand, sa restaurant na pinagtrabahuan ko. Yung version nila, spicy. Kasi mahilig talaga sila sa spicy. And napakasarap talaga. Ay, wait lang. Naputol yung sandok ko. Ano ba yan? Wait, ikabit natin. Kaya pa itong ikabit. Oh, diba? Nakabit ko. So, ano nga. Going back to my kwento. Yung sa kanila ay maanghang. Pero itong gagawin ko ay hindi maanghang. Kasi yung mga kasama ko dito sa bahay ay hindi kumakain ng maanghang na pagkain. So, ito na yung second batch ng prito natin. Okay, kunin na natin to para hindi na masunog pa at para maprito na natin yung last batch. So, ayan, pagsasama natin sila lahat para masaya sila. Kaya lang may gustong tumakas, ayun no, nalagdag pulutin natin. So, kinat ko na at ito na nga lahat ng ingredients. Ayan, ready na sila para sa final step. So, kumuha ulit tayo ng isa pang kawali. Kawali ba tawag dyan? O kaldero, hindi ko alam kung ano tawag. So, lagyan natin ng mantika, konting mantika lang. Tapos, sigisa na natin yung sibuyas at bawang natin dyan. Ayan. So, dikit-dikit sila. Kailangan natin silang paghiwalayin para hindi sila maging masaya. Kailangan nilang maghiwalay. Okay, huwag kayong magkumpulan dyan, aba. Ayan, tapos ilagay na natin yung bawang natin. Pa-brown lang natin konti yung bawang natin. Tapos, tsaka natin ilagay yung sahog, yung iba pang sahog. Okay, pwede na to. Next is yung bell pepper natin. So, ayan, ilagay ko na yung bell pepper at tsaka yung onion leaves, yung parang stem ng onion leaves, para mag-isa natin. Ayan, so mag-isa na natin sila. Sama-sama na sila, parang fiesta. Mag-isa lang natin ng maayos para yung, para siyang maprito. Tapos, ilagay na din natin yung cashew nuts natin. Ayan, para mag-isa din. Maprito yung cashew nuts saglit. Okay. Siyempre, hindi kompleto yung luto kapag hindi natin tinimplahan. So, ayan, nilagyan ko siya ng asin para may lasa naman yung gulay natin. Tapos, fresh ground black pepper and 1 teaspoon na chili flakes. So, guys, huwag kayong mag-alala. Pag nilagyan nyo ng konting chili flakes, nagpapabango lang siya ng luto natin. Hindi siya aanghang. Kung gusto niyo yung maanghang, lagyan niyo siya ng fresh na chili. Isabay niyo sa pag-isa ng bawang at sibuyas. Ayan. So, pag ganito na yung kulay, ready na siya. Huwag niyo masyadong ilapsak kasi hindi masarap. Mas masarap yung crispy pa yung gulay. So, ilagay na natin yung
chicken na pinrito natin kanina. So after nito, ilagay natin yung sauce. Okay, haluin ko lang, wait lang. After kong mahalo to at magisa konti, ilalagay ko yung sauce na ginawa natin kanina. Yung may soy sauce, vinegar, and oyster sauce. So, ayan, ready na siya. So, lalagay ko na sila. Ayan. Hindi masyadong natunaw yung sugar ko, pero okay lang yan. Matutunaw din yan sa pagluto. So, ayan. Halo na natin. Lagay na natin yung sauce. Kung gusto nyo ng mas madami pang sauce, edi damihan nyo yung mixture ng sauce natin kanina. Alright? Kayo na bahala. Lagyan nyo siya ng mas madami para mas saucy. Saucy, diba? Mas social kasi saucy siya. Joke lang. Ayan na. Sasaglit lang yung pag-isa. Mga 3 to 5 minutes lang. Tapos, ayan na. Ito na siya. Ayan na. Diba? Sarap niya na. Ito na ang ating chicken with cashew nuts. At syempre, ang alam nating lahat na pampasosyal, yung onion leaves. Patong lang natin dyan yung onion leaves natin. Yan yung magpapasosyal lalo sa dish na to. At ito na nga yung finished product natin. Ayan, yung chicken with cashew nuts. Hindi ko na nilipat guys kasi nakakatamad na. Okay, since maganda naman yung itsura ng pinaglutuan natin, idiretso na natin to sa lamesa at gutom na ako. Ayan na, hapon na tayo. Bago ko nga pala makalimutan, kung nagustuhan nyo tong video na to, palike naman dyan, ishare nyo na din, at syempre mag-subscribe ka din sa channel ko para masaya tayo. Hanggang dito na lang guys. Paalam! See you next time!